everyone, it's Monica. So for today's video, ang gagawin ko ay isang product review and ang re-reviewin ko is itong Colorette Color Tint. Ayan, ganito yung itsura niya. Binili ko to sa Trinoma last week and doon nakita and na-try ko nga to, hindi na ako nagdalawang isip na bilhin to kasi naisip ko na gawan to ng review para malaman talaga kung gaano to kaganda. And alam ko naman na marami sa atin ang nahihilig sa mga lip tint kasi nga mas nagiging go-to lip product natin yung mga lip tints dahil hindi siya masyadong malagkit sa lips, hindi masyadong mabigat kapag nag-lip tint tayo. So ayun, kung gusto niyo makita kung ano yung performance ng product na to, please keep on watching. So kung napapansin nyo nga, naka-makeup na ako pero wala akong nilagay na cheek product sa lip product kasi syempre, i-review nga natin tong color tint na to. So ayun nga, yung mga description niya nandito lang sa box, ganito lang yung itsura ng box niya. Ayan, nakalagay lang Colorette Color Tint. Tapos ito yung price niya, 249 pesos. And ang nakalagay nga pala dito is boldly pigmented, intensely blendable, hyper staying power. So ayun, malalaman natin mamaya kapag na-try na natin to kung totoo ba talaga tong mga nakalagay dito. And isa pang nakalagay dito is intense blend lip and cheek oil. So oil tong product na to, may oil siyang kasama. Argan oil, a super moisturizer that nourishes the lips almost instantly and promotes healing of dry and cracked lips. It also provides superior protection from environmental assault. So, yun yung mga kine-claim ng product nito. And ngayon nga, itatry na natin siya. Ganito nga lang yung itsura ng box niya. And ang binili ko nga palang shade is itong Thalia. Maraming shade doon. Wait lang, ayaw mag-focus. Ayan, ito yung shade na binili ko, Thalia. And maraming nga palang shade na meron doon. So, ayun, ito parang medyo reddish na medyo pagka maroon or dark yung shade niya. Pero hindi naman sobrang kapal. Tapos, ang cute lang nung packaging nito kasi para siyang lipstick. I mean, para siyang cutics. Ayan, ganyan yung itsura niya. Tapos kung mapapansin nyo, parang may buo-buo siya sa loob. Kasi nga, sabi ni ate yung nag-assist sa akin, oil-based nga to. Tapos kailangan daw haluin. So ayan, hahaluin na natin siya. Or, ano tawag dito? Haluin. Ganto basa, ano tawag dito? I-shake, ayun, i-shake. Tapos may nakalagay dito. Ayun, nakalagay naman pala dito. Hindi lang masyadong halata kasi nga red tapos black yung font na ginamit. Nakalagay, shake me up real good. Ito yung nakalagay. Ikaw nagpo-focus ba? Basta yan yung nakalagay. Di ko alam kung nakikita nyo. Pero naka-focus naman siya. So ayun, shake natin siya ng i-shake para mahalo yung product sa loob. Tapos, ang una ko pala munang lalagyan is yung cheeks ko. Tapos, hindi ko masyadong dadamihan yung product kasi baka makapal. So, kailangan i-build up na lang natin yung color. So, ayan na. Ganyan lang yung itsura niya. Tapos, ganito lang yung applicator niya. Ayan. O, diba parang lipstick lang talaga. Tapos, ito lang yung salamin ko. Nasa harapan ko. And ang gagawin ko ngayon is ilalagay ko na siya sa cheeks ko. Dito ko lang siya ilalagay. Parang kumbaga, drunk blush lang din yung gagawin kong effect. So, hawiin muna natin yung buhok ko para walang makasagabal. Lagyan na natin tong pisngi ko. Ayan. Dalawang dots lang yung nilagay ko. And dahil hindi ko alam kung mabilis ba siyang matuyo, ibe-blend ko agad siya. So, medyo mabilis nga siyang natuyo. Ayan o, kung napapansin nyo, parang, oh my god, paano natin i-blend yan? Kung napapansin nyo, medyo namuo siya, pero magagawang ko naman ang paraan yan. Ayan. So, kung makikita nyo, dalawang dots lang yung nilagay ko. Ganyan ang kapigmented tong Colorette Color Tint nila. Actually, ayan, maganda na tong effect niya eh. Parang konting blend na lang. Kukuha na lang ako ng brush mamaya na may powder. Tapos, ayan, nalagyan na natin siya. So, lalagyan ko naman yung kabila. Ganun lang din yung gagawin ko. Or, siguro mas kukuntian ko. Ayan. Ayan, napadami. So, i-blend ko na siya kaagad. Pwede rin naman kayong mag-blend gamit yung mga beauty blender. Ganun. Pero ako kasi, kapag gumagamit ako ng mga lip tints, ganun, cheek tint, ginagamit ko lang talaga yung fingers ko para mas kontrolado ko siya. Actually, kapag talaga naglalagay ako ng lip tints, color tints, ganun, ginagawa ko, bago ako maglagay ng powder, nasa ibaba siya. Kaso ngayon kasi, nag-makeup na ako. So, naipang-ibabaw ko siya sa powder.
Ayan, ganyan ang itsura niya. Maganda naman. Pero parang gusto ko pa siyang i-blend kasi natuyo na siya. Tapos naglalagay din ako ng konti dito kasi hindi ko alam kasi wala nang natira dito sa my fingers ko dahil natuyo na siya. Tapos kung lalagyan ko naman ng sobrang liit na baka naman sobrang kapalin. So, kukuha lang ako ng sobrang konting-konti. Or maglalagay na lang ako sa dito ko. Yan. Tapos para dyan siya. Tapos lalagay natin sa may ilong para magka-connect ka sila. Ayan. Hello. Medyo namuo siya. Pero, actually, maganda yung product. Ay, yung smell nga pala. Wait lang, mamaya. Hindi ko pa inaamoy, actually. Tapos, ngayong in-apply ko siya sa face ko, wala naman akong naamoy. So, ayan. Amoyin ko siya ngayon. May amoy siya, pero hindi naman yung mabaho and hindi din mabango. Parang konting smell lang siya na parang water na may oil. Ganun lang. Parang wala, walang amoy. Hindi mabango, hindi mabaho, hindi matapang. More on the may konting amoy na hindi ko masyadong madistinguish kung ano yung amoy na yun. So, ito na yung itsura nung sa cheeks ko. Mamaya, beblend ko yan gamit yung brush. Pero, mamaya na yun. Tapos, lalagyan ko muna yung lips ko. So, ayun, ang gagawin ko din kasi sobrang pigmented niya. Maglalagay din ako ng dots na lang sa lips ko, tapos ibe-blend ko na lang siya gamit tong ring finger ko. Tapos nga pala, naaalala ko nung binili ko to sa may Trinoma, sabi ni ate, yung sales lady nag-a-assist sa akin, matte daw to kapag natuyo. So ayun, baka dahil kaya medyo mabilis siyang matuyo dahil matte nga siya. Actually, ayan nga, matte nga siya. Tapos tingnan nyo na lang sa lips mamaya kung matte nga talaga. Pero diba dahil na-try ko na to dun sa counter nila, parang nag-matte nga siya nung araw na yun na na-try ko. And kaya nga nagustuhan ko siya and binili ko din to. So, ayun. A-apply ko na siya sa aking lips. Yan, nalagay ko lang siya dito sa may ibaba. Tapos i-blend natin siya gamit ang finger ko. Nag-lip balm na pala ako para hydrated yung lips ko and para hindi siya dry. So, ayan. Ito, parang tatlong dots lang. Tapos blend ko gamit tong aking ring finger. Ganyan yung itsura niya. Pero kung nalalightan pa kayo sa kanya, nagtaganyan na lang siya. And ako medyo nalalightan ako. So, dalagdagan ko siya. Ganun. Let 3 dots. Tapos, dab. Para ma-blend. Ayan. Ayan, medyo iba na, medyo nag-pop up na yung color niya. Pero sa tingin ko, ano pa, buildable pa. Tingnan ko na lang mamaya kung dadagdagan ko pa siya. Okay na yan. Dito muna sa itaas. Tapos ganun din yung gagawin ko. Ayan, ganyan yung itsura niya. Okay na, pero sige, dagdagan pa natin para pantay sila nung nasa may ibaba. Tatlong dots ulit, tapos blend. Uy, hindi siya kumakapit sa ngipin ko dahil sobrang ingat ko lang sa paglalagay. Kasi actually, kapag naglalagay nga pala ako ng lip tint, kagaya ng mga KJM, ganun diba roll on yung lip tint na yan, lagi nalalagyan yung ngipin ko. Lagi may pink red yung ngipin ko. Ito wala. Ayan, ganyan na yung itsura niya. Hala, ang ganda. Tapos wait, titingnan ko na malapitan kung nag-matte na siya. Nag-matte siya, pero hindi naman yung sobrang matte na nakaka-dry ng lips kasi nakiniklaim niya dito sa may box niya na hydrating siya, diba? Ayun, tapos. Yung color niya, hindi pa siya yung masyadong matintad na kagaya nitong nasa bottle, diba? Kung napapansin niyo. Kasi hindi ko naman masyadong hinakalan. Pero kung gusto niyo makuha talaga yung color na nandito sa bottle, kaya naman siguro. Gusto niyo i-try ko. Sige na, i-try ko para makita natin na kitang-kita talaga yung color. Maglalagay pa ako. Bali, pangatlong layer ko na to ng lip tint. Yan, para makita natin kung kakapal pa yung color niya. Ayan, oh, lumalabas yung color niya talaga. Pansin nyo ba, mas nag-dark na siya kaysa dito sa may taas. Tapos lagyan lang natin yung upper lip ko ng isa pa. Ayan, tapos i-blend natin siya. Ayan, mas kumapal na yung color niya. Ayan, medyo kakulay niya na actually. Kasi, kaya lang naman mas dark dito kasi nga, parang may oil lang dito na be-blend. O yung mga kumapit konti-konti dun sa may gilid, kaya parang mas dark tingnan dito. Pero tingnan nyo. Ayan, ganyan yung itsura niya. So, ayun, ganito lang yung itsura nito. Tapos i-blend ko na lang din to. Mamaya, so mamaya pagbalik ko, makikita nyo na medyo blended na to. Pero hindi ko sure kasi parang ayos naman ah. Actually, ayos na eh. Pero hindi ko alam. Hindi ko pa sure. I-blend ko pa siya gamit yung face powder ko. So, ayun, it is currently 2:39. Ayan, kita nyo ba? 2:39 na. Focus natin. Ayan, 2:39 na in the afternoon. Tapos, babalik ako mamaya para i-update kayo kung gaano yung staying power niya. Kasi syempre, inom ako, tapos kakain, ganun. So, babalik na lang ako para i-update kayo kung ano yung masasabi ko sa product na to. Hi guys! I'm back. So, ayun, it is currently... Oops, walay iPad dito. Wait lang, kunin ko ang film. So, I'm back again. Nandito lang naman yung iPad sa may kama. So, it is currently 4:26 na. Ayan, focus natin para makita nyo. Ayan, 4:26 na and ilang oras na yung nakalipas. Magto 2 hours na rin yata or 1.5 ganon simula nung nai-apply ko tong Colorette Color Tint Lip Tint nila.
Tapos, ayun, kumain ako ng marshmallow. Tapos, uminom ako ng mango juice. And napansin ko na medyo natanggal yun dito sa sides niya. Pero hindi naman masyadong halata kasi, di ba, as you can tell and as you can see, yung color niya, ayan o, kitang-kita nyo pa rin sa camera. Tapos, kanina nga pala, nakalimutan kong itest kung transfer-proof siya. Naalala ko lang nung bigla akong uminom ng juice kanina. So, ayun, itry natin ngayon. Ayan, may laway pa. Actually, merong na-transfer. Wait lang, fo-focus ko ha. Merong na-transfer, pero hindi siya kita eh. Konting-konti lang. Wait, isa pa. Ayun no, hindi siya kita. Parang, kumbaga, pinilit ko lang na may matransfer. Ganun. Pero meron, pero hindi halata. And kasi, siguro, kaya nga hindi siya matatransfer talaga. Dahil kiniklaim nga ng colorette na match siya. Or actually, meron ba nakalagay dito na match siya? Di ko lang sure, di ko maalala. Wait, basahin natin ha. Wala siyang nakalagay na matte dito na magbamatch siya. Pero kasi, yun yung binibase ko sa sinabi nung sales lady na nag-assist sa akin. And nakikita ko naman na nag-match siya. So, ayun. Tapos, dahil nga nakita natin na hindi naman siya transfer-proof, pero merong konti. As in, konting-konti talaga na hindi mo na siya makikita. Wait lang. Kahit isum ko eh. Susum ko ah. Tapos, ifo-focus ko. Nagpo-focus kasi sa mukha ko. Ayan. Meron, no? Ayun, yung dito. Kung makikita nyo ito, yan. Yung medyo may lines dyan na hindi kasi talaga halata. So, ayun. Tapos, tingnan natin yung pinaka-lips ko. Yung sinasabi ko sa inyo na yung sa gilid na tanggal. Isusum ko para makita nyo. Ayan. Yun dito, oh. Natanggal siya. Kung napapansin nyo. Tapos, yung sa may cheeks ko naman, ayan, para kita nyo rin, naka-zoom na. Yan, medyo natanggal siya kasi nilagyan ko siya ng powder kanina. So, blinend ko lang siya. Pero actually, ganyan na yung itsura niya nung blinend ko siya kanina. So, hindi pa natatanggal yung product sa cheeks ko. And pasensya na, medyo oily na ako kahit wala naman akong ginawa. Kumain lang ako at uminom. Tapos, wait, mag-zoom out na tayo. Ayan. Ang cute pag nagsusoom out. Ayan. So, ayun na nga, dahil 4:28 pa lang naman ngayon, siguro babalik pa ako mamaya kung sakaling kumain ako, ganon, or may inumin pa ako, and malalaman natin kung talagang ganito lang ba talaga siya, and malalaman natin kung gano talaga yung staying power nitong color tint ng Colorette. So, ayun na nga, pero sa tingin ko ngayon, ang mako-comment ko sa kanya, nagustuhan ko siya, kasi actually, yung mga ginagamit kong lip tints, yung lagi kong ginagamit, yung KJM, maganda yon, as in favorite ko talaga yon, yun yung unang-unang lip tint ko. Kaso, ang problema ko dun, kada kumain ako, kada uminom ako, as in, tanggal na talaga yung lahat ng product. Eh ako, juice pa man din yung ininom ko, tapos as in, yung dito lang yung natanggal. So, nagustuhan ko talaga siya, and sa tingin ko, magagamit ko na to everyday. So, ayun na nga, yung final thoughts ko, babalik na lang ulit ako mamaya. Hi guys! So, ayun, nagbabalik ulit ako, and it is currently 5:24. Ayan na, eto na yung last na opinion ko para sa review na to. So, ayun na nga, ito yung product na nireview ko, diba? Yung Colorette Color Tint in the shade Thalia. Ang masasabi ko sa product na to is maganda talaga siya and nag-i-stay talaga siya sa aking lips. Kasi, ilang beses na akong uminom kasi bigla akong sininok kanina. So, uminom ng tubig para mawala yung sinok ko kasi diba yun yung cure doon. Tapos, ayun, grabe. Actually, medyo nawala yung product sa lips ko. Pero hindi lahat. Parang ito na yung product na yung mga parang dalawang patong pa lang ako nung lip tint na nilagay ko kanina or mga unang patong. Pero tingnan nyo. As you can see, wait, isum ko kayo. Ayan, ito yung product. Medyo nawala na yun dito kasi diba nung unang balik ko kanina, dito yung mga nawala sa gilid lang. Actually, ito lahat nawala. Nawala. Pero, nag-lighten lang siya. Ibig sabihin, binalik niya lang yung unang color na patong na ginawa ko kanina. Yung first layer ng lip tint na nilagay ko. And sobrang nagandahan talaga ako sa kanya. Kasi, ngayon lang ako naka-experience ng lip tint na nakailang inom na ako and nakailang kain ako. Kumain ako ng tinapay, tapos kumain ako ng leche plant, uminom ako ng tubig, uminom ako ng juice, kumain ako ng marshmallow. Diba, daming nagdaan sa bibig ko. Pero, umuyaman ako, uminom man ako, nandito pa rin siya. Ilang oras na rin yung nakalipas. 2:30-something ako nag-umpisa kanina nung in-apply ko yung product. And ngayon, magpa 5:30 na, 5:26 na actually. And nandito pa rin siya. And all I can say is, okay tong product na to. And isa-suggest ko to sa inyo. Sana kapag bumili kayo, magustuhan nyo rin siya.
Guys, marami nga rin palang shade to. Hindi lang itong Thalia. Merong parang orangey, merong parang peachy, merong parang pinkish, ganon. Madami siya. Pero ito lang talaga yung nagustuhan ko. Kasi parang perfect siya for everyday lang. So, ayun na nga. Kung i-rate ko tong product na to out of 5 stars, bibigyan ko to ng 5. As in 5. Kasi sobrang nagustuhan ko talaga siya. As in, makikita niyo naman sa face ko na totoo yung sinasabi ko. And talagang nagustuhan ko siya. Kasi sobrang na-amaze ako. And kung titingnan nyo, bumabalik ulit siya sa pagka-oil base niya. So, kada gagamitin mo siya, talagang isha-shake mo siya. So, ayun. Siguro nakadagdag factor din yung oil siya. Kaya mas nag-i-stay siya. So, ayun lang. Yun lang yung masasabi ko sa product nito. And sobrang natutuwa ako. Siguro, in the future, magre-review pa ako ng other lip tints kung gusto nyo. Comment down below lang kayo kung may ibang products pa kayo na gustong ipareview sa akin. So, that is all for this video. Don't forget to like this video, subscribe to my channel, and click the bell button to get notified every time I post new videos. Thank you for watching and see you on my next video. Bye, guys! Mwah!